Welcome back to my channel. So for this video, gagawa tayo ng anong katapusang tinola queen. So masarap siyang kainin ngayon kasi lalo pat nag-uulan ngayon. At kakatapos lang at kakaalis lang ng bagyo. So kailangan natin siyang i-celebrate sa pamamagitan na mainit na sabaw ang handog na guhit sa ating lalamunay. Ang nanlalaban ng mga luya sa tinola. Ayan, queens. At syempre, namitas po tayo sa ating bakuran, queens, ng malunggay! Sure. Makatawa, hindi. Tignan nyo, di ba? Nakimang tulong kapag meron kayong mga tanim sa bakuran, di ba? Kung hindi nyo na kailangan bumili. Kung pwede nga lang lahat ng halaman at gulay sa bahay kubo. Di ba? Itanim na natin, di ba? Why not? Pero, yun ang talaga. You cannot have it all talaga. At least, kahit pa paano, meron tayong nakukuha sa ating bakulay. Be thankful na lang, di ba? Huwag na tayo maghangad ng sobra-sobra sa ating queens. As long as nakakasurvive tayo at hindi tayo nakakapervision ng kapwa, laban lang. Ganun. So, pasensya na kayo, queens. Pasensya na kayo, queens, sa ating background, ang ating mineral water. Ang galing ng ating tubig. Hindi kasi kagandahan ang ating kusina. So, ayun, pasensya na kayo kung ano-ano na ng mga background na nakikita nyo. And, queens, medyo inipitan ko lang yung aking hair kasi napupunta na siya sa mata ko at medyo masakit siya. Nakakairita siya pagka tayo eh nasusundot ng wala sa oras. So, tayo ready. So, kakagaling ko lang din, queens, sa palengke. Ayan, ang palengke ako. Ayan, pulang-pula naman ang ating bag. At syempre, bumili tayo ng ating pang-tinola. Ayan, usually yung iba, ginagamit nila is yung sayote. Pero ako, mas masarap gamitin ang papaya, queens. I don't know, pero mas malasa siya. Tapos, healthy kaya ito. Ewan ko, parang mas marami siyang health benefits compared sa sayote. Mas maganda ang papaya. At mura-mura lang ito ngayon, queens. Parang 18 pesos ko lang ito nabili. Ayan. Kaya na, diba? Tapos, ayan. Mmm, may kembular siya. Tapos syempre kailangan ng luya. Ayan. Ang bango niya, nakaka-refreshing siya. At syempre, ang ating CB. Ayan. Ire-ready natin siya later. Hihwa-hiwain natin siya. Syempre, kailangan natin ng dagdag. Pasara sa ating tinola, ang Nor chicken cube. Ito naman ang ating kamote. Ayan. Ang ating merienda. Kasi parang nagsawa na kami sa ano, so tinapay na lang ng tinapay. At siyempre mag-gastos din, kailangan mo pa ng palaman. Ayun, so ayan na lang. Let's go for natural queens, magkamote tayo for this video. Ayan, ang dami niya, apat lang siya at medyo mahal na siya ha. Around 60 pesos na rin to, apat na piraso. Yaan mo na, ganun na talaga ang buha. Oh, basically, queens, ito ang mga kakailanganin nating materials, hindi, mga sangkap sa ating tinolang manok. So, kailangan ito ng Nor cubes. Ito ay nakakadagdag sa ating lasa ng manok. Kailangan natin ng luya, sili, malunggay, asin, paminta, papaya, bawang, at sibuyas, queens. At ayan, ating pagmasdan ng ating mga sangkap dahil sobrang healthy nila. Unang-una natin gagawin, queens, is magpapainit ng kawali. At ang gagamitin kong mantika is ang coconut oil dahil gusto natin na fresh at healthy-healthy ang ating gagamitin sa ating pagluluto. So ilagay na natin, queens, ang ating onion at painitan na para, ayan, maluto na ng bonggang-bongga. At syempre, samahin ang apoy lang, queens, at isunod na natin ang bawang. At haluin lang natin para equally divided ang kanyang pagkaluto, queens, para hindi siya nasusunog kasi ayaw natin na maglasang sunog kasi mas makakadagdag yon ng ibang flavor sa ating tinola. At syempre, ilalagay na natin ang ating luya para fresh na at maganda ito, queens, na damihan nyo ang luya kasi yan ang sekreto ng masarap na tinola. Luya talaga ang nagpapasarap, queens. At syempre, ilalagay na natin ang ating mga manok, ang ating fresh na manok. At ayan, papainitan natin siya sa ibabaw ng mga sangkap na nilagay natin kanina kasi para maabsorb ng manok ang bawat nutrients at ang bawat
lasap na lasap na sarap at ang halimuyak ng luya, sibuyas at bawang. Hayan, hintayin lang natin na kumulo, Queens. Then kapag kumukulo na, buksan lang natin at haluin lang natin ang bahagiya para equally divided ang pagkaluto ng manok. Para tignan nyo, Queens, ang aking paghahalo talagang sa gilid lang para hindi madurog at magkalasog-lasog ang ating manok. Ayan. And then takpan ulit natin, Queens, para kumulo pa siya at mas lumambot ang ating manok kasi masarap siyang namnamin. Ayan, kapag malambot ang manok, yung parang nadudurog na siya sa mismong sabaw. At ayan, sobrang bango niyang, Queens, nung niluluto ko yan. At syempre, itong sekreto, ang ating sabaw, ang pinaghugasan ng ating bigas. Ayan. Alam niyo ba, Queens, nung nalaman ko to at trinay ko, sobrang sarap. Mas naging masarap yung sabaw ng aking tinola. Syempre, para mas dumami naman, lalagyan natin siya ulit ng isang kok ng tubig. Ito ay depende sa inyo kung gaano karami, Queens, pero ako tag-iisang mangkok lang kasi ayaw natin na ma-overpower at maging wala ng lasa kasi pag nasobrahan, Queens, lahat ng sobwa lahat ng sobra ay hindi na nakakabuti. Ayan, kapag kumulo na, Queens, syempre alisin natin yung mga dumi dyan. Syempre kapag kumulo na ang mga manok, ang mga meat, talagang merong mga lumuliutang sa ibabaw. So, alisin nyo yon, Queens, kung ayaw nyong madumihan or kumain na marurumi or mga latak na galing sa mga meat or sa mga manok. Ganon. Tapos, ilagay na natin, Queens, ang ating papaya. Syempre, palalambutin natin ang papaya. Alam nyo, Queens, gusto ko yung papaya na talagang nadudurog na sa mismong sabaw ng ating tinola. Kasi, I don't know, parang gusto ko yung feeling na kapag kumakain ka ng papaya, yung parang nadudurog na siya mismo sa inyong bibig, sa inyong dila. Talagang lamnam na namnam nyo ang sarap at ang halimuyak at ang nutrisyon na hatog ng papayang ito, Queens. Aya, pakuloyin lang natin at syempre, busa na natin kasi baka matapon ang sabaw. Sayang naman, Queens. Ayan, kitang-kita nyo naman ang ebidensyo, Queens, na talagang mukhang masarap na talaga ang ating tinola. Ayan, at kitang-kita nyo na nagmantika na talaga ang ating mga manok. Ayan, at ilagay nyo na ang salt, pepper, at kung gusto nyo lagyan ng veg yun or ng ajinomoto, nasa sa inyo yung, Queens. Kasi, syempre yung iba health conscious, ayaw nang may ajinomoto. Pero tayo lalagyan natin kasi at as long as hindi naman sobra ang paglalagay natin, pwede na yan, Queens. Diba, minsan masarap din tumikim ng bawal. Ganon. Ayan. Lagyan na natin ang ating pepper. Gusto natin mga pepper kasi talaga nakakadagdag siya sa combo ng luya. Talagang may guhit sa ating lalamunan. Kapag ayan ay ating ninamnam or nilunok ang sabaw. Ganon, Queens. Siyempre, nilagay na rin natin ang ating nor at haluin lang natin ang bahagya at siyempre, pakuluin na rin at takpain. Yan, Queens, hintayin lang natin na talagang magsama-sama na talaga ang kanilang flavor. Ayan, at kapag malambot na ang inyong mga papaya at manok, ilagay na natin, Queens, ang ating sangkap na malunggay. Ito ay malunggay na talagang sobrang healthy talaga at magbibigay ng lakas, nutrition sa inyong katawan, Queens, sa mga nagpapadede dyan, ng mga mudra, at yan, bonggang-bongga sa inyong tinola, Queens, sobrang darami ang inyong mga gatas na ipapainom at ipapasip-sip-sip sa inyong mga junakis at mga babies, diba? So, ayan na, Queens. Oh my God, parang gusto ko na agad lasapin ang sabaw. At ilagay na natin ang ating panghuling-huling sangkap, ang ating silver finger. Yes! Ayan. At ito na ang ating final menu. Char.